From John Bueno, punta tayo sa isa pang mommy at dumaan din sa mga ganito. Miss Josephine Bonsol of jobonsol.net. Miss Jo. Hello, Miss Josephine. Hello. Hello. Hi. Congratulations po, Miss Glyza, Sian, Rochelle, Yvette, and Luis. Congratulations po. My first question goes to Rochelle, Yvette, and Luis, and probably Sian and Glyza can also answer. Usapang buntis at mga lihi-lihi. Tinanong niyo po ba ang inyong parents saan kayo pinaglihi? At kay Miss Rochelle, ano naman ang pinaglihan mo sa iyong babes? Tinanong ko po, una, tinanong ko nanay ko kung saan ako pinaglihi. Sabi niya sa akin, pinaglihi daw ako sa melon. Kasi nung buntis daw siya, mahilig daw siyang kumain ng melon. So, sabi niya sa akin, kaya marami kang ugat sa mukha. Sabi ko, ganun, di ba ako pinaglihi sa puno? sabi ko, lalo na pag nagagalit ako, lumalabas talaga yung ugat ko talaga. As in, kitang-kita talaga siya. And si Shiloh po ay pinaglihi ko sa, ang natatandaan ko, pinaglihi ko si Shiloh sa Siopao. Na ang gusto ko ay laging si Arthur ang bumibili. Kapag ibang tao ang bumili, ayoko na. Kahit saan binili yun ni Art, kahit sa fast food, kahit saan, basta siya ang bumili, kakainin ko. Pero si daddy na taga Iloilo, merong napakasarap na siopaw, talagang number one daw na siopaw ng Iloilo. Siyempre bilang unang, ano na, parang unang anak namin ni Art, so, syempre spoiled na manugang. Bumili siya and then dinala niya dito sa Manila. Roberto's ba yan? Po? Roberto's ba yan sa Iloilo? Yes, Roberto! I'm from Iloilo, of course. Alam ko. Oh, at least alam mo, ayun. Pagdating dito, hindi kumakain. Tapos, nung kinain ko na yung siopaw, kasi si Art pag bumibili kahit dalawa, tatlo, apat, kinakain ko ng isang upuan lang. Ito talaga masuka-suka ako habang isang bite pa. Ganun talaga ako na hindi ko naiintindihan kung anong klaseng kaartehan siya. And then, totoo rin sa akin yung ayoko sa garlic, ayoko dun sa amoy ni Art nung naglilihi ako. Ay, naayaw ko yung amoy niya na, yung amoy ng isang lalaki na walang pabango, na mabango naman. Pero ngayon talaga na parang nung buntis ako, hindi ko maintindihan, ayoko ng amoy niya. Tapos, hindi ko talaga siya naiintindihan. And basta lahat ng bilin ni Art sa akin, lalo na ang siopaw, sobrang yummy. Tapos, ang burger po kasi, hindi talaga ako kumakain nun. Pati ang popcorn, everyday ko siya kinakain. Nagkabaliktad. Nung buntis ako, never ako kumain ng popcorn. As in, pakasuka. Pero yung burger, nung buntis ako, napakasarap niya para sa akin. So, may ganon na hindi talaga ako naniniwala sa lihi-lihi. Pero nung ako na yung nagbuntis, sabi ko, parang na-realize ko na totoo siya, ibang klase yung pagkatao ng isang babae. Ibang klaseng hormones ang dumarating sa babae. At saka, totoo yung sobrang sensitive na ang babae kapag nakakaramdam. Siguro, unusual sa kanya yung ganong pakiramdam. So, mabilis mainis, bugnutin, ganyan. So, yung asawa ko, minsan, gwapo naman, pero napakapangit. Oh, wow, ganda ko. Napakapangit sa paningin ko. Ayun po, ang daldal ko, diba? O bumawi ako, siya. Thank you, Miss Rochelle. Miss Yvette, saan ka naman po pinaglihi? Sabi ng mami ko, nung pinagbubuntis niya ako, madalas siya maghanap ng mangga at saka ng ano yung macadamia na chocolate. Sasha. Pero lagi niya ako niloloko na kaya daw ako iyakin kasi pinaglihi daw niya ako sa problema. Sabi. Pero yun nga, nuts, chocolates at saka mangga. Yun. Thank you, Miss Yvette. Sir Luis?
So po, ako, ito, kaka-text ko lang sa nanay ko, tinatanong ko nga po kung... kasi no, parang the only time po na naalala ko na tinanong ko yung nanay ko kung saan ako pinag-day, sagot niya po sa akin, sa puwit naman, no? Kasi napakadal-dal ko daw nung bata ako. Like, naiinis na daw po siya. Kahit na nakakaintindi na akong kailangan niya matulog, ang dami ko pa rin daw pong tanong sa kanya. Dami kong kwento tungkol sa eskwela ko, sa mga kalaro ko, kung ano-ano. Alam niyo po, yung very, very energetic na bata, parang pabibo ba? Ganyan. So, hindi ko po alam kung ano. Wait, ayun po, nag-reply. Sabi niya, ay nako anak, di ko ma-recall. Hindi niya ma-recall kasi kakulitan ko lang yung naalala niya po. Tumatak siguro. So, pagbubundes siguro, puro consummation at... Pero yun po, pwede na manok. Thank you, Sir Luis. Sir Sian. Josephine, I think yung last time na I had this conversation with mom, parang nabanggit niya sa akin, siopaw din eh. Kasi oh. nung maliit ako, mukhang siopaw talaga yung, ganun talaga ako, bilog na bilog talaga yung mukha ko. So yun lang yung naaalala ko. Wow, Miss Gliza. Ako naman, pinagliha ako sa mansanas na sinawsaw sa toyo. Kaya, yun, may toyo ako. Kikuman. Yung, alam niyo yung Kikuman? kasi, yung nanay ko, nasa Japan siya noon. So, di ba, ano, yun yung pang sinasawsaw nila sa mga sushi, ganyan. So, yun yung, ano, yun yung sawsawan niya, Kikuman. Ang cute! Pero Miss Gliza, nakakaaliw. Si Yanni, so pretty. May tanong, yung ano, may blooper ba yung area ng eksena doon? Kaharap mo si Maganda, yung area na... Yes! Yung parang feeling ko ilang beses kasi kay Derek Irene to, di ba? Si Derek Irene. Ang hirap. Parang feeling ko na-imagine ko kulitang kayo doon sa ano, sa Sing Sing scene. Yes, tapos dramatic pa siya kasi 'di ba tinatry kong bawiin yung wish. Uh-oh. Eh first time talaga namin magka-eksena ni Herlin na dalawa lang kami kasi most of the time kami ni Edward tapos nandun si Malakas. First time kami na magkaharap tapos talagang hindi ko mapigilang hindi tumawa talaga kasi ano pa iba-iba pa yung ginagawa niya kada take. Iba-iba yung sinasabi niya. So, hindi ako prepared dun sa mga ganun. Kaya sabi ko talaga kay Direk, sorry. Ang hirap po talaga mag-concentrate. Siguro ilang takes ka dun. nakailang takes din po. Pero ano naman, nilabanan ko yung sarili ko kasi nahihiya na ako. Tapos, si Sian, hindi ko talaga makalimutan yung ano, yung eksena sa ano. Sa bed, yung ano, linya mo ng SGPT. Oo, lahat ng yan, ano lang. Dagdag lang. Tapos, kinall out ako ni Direk. Sabi niya, cut. Sian, ano yung mga pinagsasabi mo? Sabi ko, Direk, kaya muna ako mag-adlib. Ngayon lang po ito. Sabi niya, sige. Nagkaling yung SGPT na yon Sian? Parang yun po, di ba term po talaga? Ayan for ano, for blood? Tama po ba yung sa... Oo, pero ibig sabihin, ano, napaka-witty mo doon. Oo, sabi. So, parang... Witty-witty no, ano, nung linya mo doon. Kulit-kulit mo. Tapos yung ano, yung itsura mo talaga, Sir Sian, as ano, as Edward, yung buhok mo, apektado ko doon, parang si Johnny Bravo. Yun nga. Tinanggal ko na kasi lagi ako pinapagsabihan ng lola ko pati nanay ko dito sa bahay na kailan mo ba tatanggalin yan? So, sa wakas, couple of weeks ago, tinanggal ko na. Kaya... Pero conscious effort ba yun? Kasama ba yun sa packaging ng image o talagang ano, contribution lang? Yes. Parang before, parang nung natanggap po yung script and everything, tumawag ka agad ako kay Direk Irene. Sabi ko, Direk, okay lang bang paglaruan natin? Okay ba sa'yo na ganito gawin ko sa so appearance, ganito at ganyan? Sabi niya, cute! Ang cute-cute mo, Sir Sian. Super pogi. Kilig na kilig pa siya mo dun sa eksena mo dun. Ang saya-saya. Parang ang saya-saya. Pero how do you feel today? Po? Kasi you are one of... You guys, you are going to be our first
after, you know, the biggest national history that we have in the Philippines, how do you feel? Ano yung pakiramdam? Kasi kami, syempre, di ba? Lahat kami medyo down, yung iba, okay. Pero how do you feel, each one of you? Ikaw, Sir Cian, how do you feel? Glyza, anong pakiramdam mo? Hindi ako, I can only be hopeful. Wag tayong mawala ng pag-asa, Pilipinas. Laban tayo. Laban tayo. Meron tayong karapatang manatili dito sa Pilipinas dahil atin to, wow. Hindi, ayun, yun lang naman yung ano eh, isa sa mga pwede nating panghawakan eh, 'di ba? We can only hope for a better future. May mga bagay kasi na hindi na natin talaga kayang kontrolin eh. Kahit magaano natin gustong ilaban, yung nakaka-frustrate na part kasi parang wala kang choice eh, kundi tanggapin na lang lahat. Yung ganun. So, parang ano talaga, parang ang solusyon is, ayun, respetuhin natin yung isa't isa. Ayun, parang sa atin din manggagaling yun eh, bilang, ano, bilang mga Pilipino, kailangan natin magkaisa. At kapit tayo kay Yanni kasi si Yanni hopeful parate. Oo, kapit tayo sa kanya. Kailangan marami tayong makapitan talaga. Kapitan natin yung isa't isa. Thank you, Miss Glyza. Thank you, everybody. Maraming salamat po. Congratulations. Cheer up. Ayun. Miss Jo, thank you very much. SGPT actually kung may something sa liver mo. Ayun. So, nakukuha yan sa caregiver. Nakukuha yan sa test ng blood. Kung mataas, kailangan mo ng vitamin D. Wow. Okay. Anyways, grabe no, may ano pa, may dagdag pa.